Talaga kumanta, no? Eh, pangarap mo ba na talagang maging singer nung bata ka pa? Ay, naku, oo naman. Kasi, alam mo, sabi kasi sa akin ng mami ko, nung bata pa lang ako, mahilig na raw talaga ako kumanta. So, yun, nag-enroll ako sa mga voice lessons. Tapos yun, tuloy-tuloy yung pagganta ko. Ate Julian, ano yung favorite mong song? Favorite kong song? Ayun, yung favorite song ko, yun yung kinanta ko kanina. I-search ko yun sa internet, ha? Oo, sige. Sa tingin mo ba, Ate Julian, kahit sino pwede maging singer? Basta, may sipag at syaga ka talaga. As in, lahat ng pangarap mo matutupad. Check yan, ate. Kasi, yung mga friends namin masisipag. At yan ang number 5 sa ating chubby checklist. Maging singer. Check natin, sabay-sabay. Kami ang barkada nyo on TV. The cutest, the sweetest, parang chubby. Ayos! Tanong, anong talent meron ang lahat ng Pinoy? Eh di kumanta! Kapavideo sa kanto o totoong kompetisyon sa TV, kitang-kita mo ang pagkaangat ng mga Pinoy sa larangan ng mga pag-awit. Kaya naman, napakarami nating sikat ng mga aawit. Kahit nalikas sa atin ang kumanta, ang sabi ng mga sikat ay mahalaga ang pagpapractice at pagbubuti sa sariling talent. Kaya mahalaga raw na mahal ng isang singer ang ginagawa niya. Minsan nga raw, di sila umiinom ng malamig at di raw kumakain ng ice cream. Kasama daw yan sa disiplina. Plina. Grabe! Walang ice cream! Pero sa tingin ko, okay lang ang mga ganitong sakripisyo. Kung ang kapalit naman ay karangalan para sa Pinoy. So ano, birit na! Malakas! Check! Matabang! Check na check! Kaya naman wala ng paligoy-ligoy pa. Klarong-klaro na ang number 4 sa ating chubby checklist. Ang maging... 1, 2, 3, 4! Pulis! It's me! Ikaw? Hello. Sir, paano po ba maging isang pulis? Katulad mo, Boy Scout ka. Sa paglaki mo, makakatapos ka ng high school hanggang sa makatapos ka ng koleyo. Mas maganda, kumuha ka ng Bachelor of Science in Criminology. Kurso na maging pulis ka. Anong training? Sa eskwelahan pa lang ng BS Criminology, doon napapag-aralan kung paano ka gumamit ng isang baril na gagamitin mo bilang isang pulis. Paano mag-imbestiga. Ano po ang quality o katangian ng mga gusto mag-pulis? At bakit? Dapat ay siya'y malakas. Kasi ito'y magagamit niya sa paghuhuli ng mga masasamang loob. Ano po bang ginagawa ng isang pulis? Yung typical activity sa isang araw? Kung siya'y naka-assign bilang investigador, para kuna ng mga statement yung mga complainant. Meron namang naka-assign sa traffic, ang trabaho naman niya, para mag-conduct ng traffic, makontrol niya yung volume ng mga sasakyan. Meron naman ang trabaho ay ang panghuli ng mga kriminal. Iyon ang tinatawag natin ng mga operatives. Bakit po importante ang mga pulis sa ating lipunan? Siya itong nagpapatupad ng mga batas na umiiral sa atin. Nandito tayo ngayon sa desk ng himpilan ng Police Station 10. Bata, anong gusto mo maging paglaki mo? Gusto ko maging pulis. Bakit? Para makaligtas ang mga tao. At dahil dyan, meron kang... Chubby! Uy, anong gusto mong maging paglaki mo? At
Bakit? Gusto kong maging abogado kasi para ipagtanggol yung mga taong walang kasalanan. Nga, dahil dyan meron ka ding chubby. Ate, anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto kong maging doktor para makatulong sa may mga sakit. Sige na nga, at dahil dyan meron ka ding mga chubby. Sige. Bata, anong gusto mong maging paglaki mo at bakit? Gusto kong maging pulis kasi gusto kong mahuli ang mga masasama. At dahil dyan, mayroon kang chubby! O sige! Marami tayong natutunan para maging isang mabuting pulis! Check na check! Yes, sir!